Rain or shine setup, what to know about? Succulent loves rain too, but ideally the soil mostly dry. Rains make your succulent more lush but less in color. The rain will remove dust and soil in the succulent leaves, which increase the succulent's ability to photosynthesis. Hala, dumugo yung ilang time pinagsasabi mo dyan. Hello, beautiful people! Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love. At iniimbit ko po kayo na mag-like, subscribe sa aking channel, at pindutin ang notification bell para wala kayong ma-miss sa aking mga videos. At i-share nyo na din itong aking vlog sa mga friends nyo na mahilig sa mga plants, diba? So, our topic for today ay rain or shine setup. So, naipahapyaw ko na to before sa aking ibang vlog. And today, mas i-emphasize pa natin sa inyo kung paano ko sila ni rain or shine. At kung ano bang dapat at hindi dapat. Kailangan maging strong ka kapag nag-setup ka ng rain or shine succulent. Kasi definitely ang succulent, small roots lang sila. Easy to rot yung kanilang roots. And ayun, marupok nga sila. Eh, parang ikaw yan, bes. Marupok, diba? Good morning! Hello! Ayan. So, today, update tayo dito sa long table. So, inayos ko na. Ito na lang yung natitira. So, yung iba dito ay nagkaroon ng problema. So, unahin muna natin dito muna. Okay. So, this is ROS. Rain or shine sila. Ito din, nauulanan sila na anggihan sila ng ulan. Ayan. So, kapag yung succulent nyo ay kagaya nito. Ayan ba yan? Ayan. Ito kasi mas naging lush siya. Nung naulanan. So, mas nagiging lush sila kapag nauulanan sila. Kasi they love rain, di ba? Tapos ito si Tinkerbell, na-stress na siya. Kasi iaalis ko sana to, ipupunta ko na sila doon. Kaya lang nakita ko na yung stress sila. Dito kasi yung morning sun. Tapos doon naman, filtered sun, 11 onwards. Ngayon, paano yung setup ng ROS? Paano mag-setup ng ROS? So, sa akin, pagka matagal na siya sa pot at napalaki ko na sila, isasaba ko na sila sa rain or shine. Pero, patapangan lang. So, kapag nagsabak ka ng halaman mo sa rain or shine, make sure na kaya mo. Kasi, pag sinabak mo to sa rain or shine, pwede nga siyang mamatay. Ayun. So, ako, syempre, nilakasan ko lang yung loob ko. And, dahil matagal na sila sa pot na to, siguro mga 5 above, 6, 7, 8 months na sila. Sige, sabak na natin. Ayan. Ganda nito, may violet. Mahilig sa violet, ayan. Tapos, dito naman, ayun, inayos ko na to si Blue Wave, tapos nagdagdag na ako ng ibang plants dito. Si ano to, sugar, na minukbang ng snail. Tapos, ito po si Psych, may burn siya. Ayan, meron siyang burn. Pero dati, super sunog talaga yan. Ngayon, bawi na. Bawi na, bumabawi na siya. Later on, mawawala na din po yan. So, kung masunog man po yung succulent nyo, dahil sa araw, sunburn, okay lang yan. Parang tayo din naman yan. Pag nag-sunburn, bumabalik yung kulay natin in time. Ayun. Yan nga lang, pag in-ROS nyo sila, nawawala yung, yung kulay nila. Kasi mas nai-stress sila kapag ka less water. Diba? Bukod sa morning sun. Ayun. So, asan ba yung isa kong twirl? Sige, wait lang. Ito. Ayan. So, mas
makulay itong hawak ko. So baka pagka nai-stress din siya, ganito talaga yung kulay niya. Kasi ito, mapusyaw. Ayan. Or dahil nauulanan siya. Dati ganito yung kulay niya. So ayun, kapit na siya sa ugat niya. Ayan. So ito namang ano na to, itong pat naman na to. Ayan, ang ganda niya, lash lang siya. Tapos yun, nasunog yung iba dito. Si ano ba to? Si Peach Candy, nasunog sila. Kasi nga, pagka umulan, tapos may rainwater sa kanila, ano ang nangyayari? Masusunog sila pagka yan, ganito. Pag umulan, tapos umaraw na at naiwanan yung water dyan, mas madali silang masunog. Kasi dati, nasa morning spot to. Morning sunlight. Pero di naman siya nasusunog. Ngayon, nasunog siya. And nag-ayos-ayos kasi ako ng garden. Kaya, kapag ka iniiba nyo din ng posisyon, kunwari, dati, morning sunlight siya. Tapos, from a week, wala na siya sa morning sunlight. Inalis mo. Tapos, from a week, binalik mo. Masusunog na siya ulit. So, ganun sila ka-arte. Arte ng mga succulent. Ayan, charot. Charot lang mga babies. Ayan. Tapos, eto. Meron na siyang ano. Meron na siyang mga babies. So, nakakatawa. Ganito pala siya. Ayan. Akala ko kasi yung cactus na ganito. Kung alam niyo po yung pangalan, pa-comment down. Ito siya. Akala ko kasi yung cactus na to, ganito lang siya magbe-baby. Yung ayan, yan, yung mga sumusulpot. Yung pala ganyan din. So, ang ganda. Tuwa lang sa kanya. Ganda din talaga ng mga ghosty eh. Ayan. Tapos, ito naman. Dati, nandun lang siya sa table namin, sa shaded area. Tapos, ngayon ko lang siya nakita na maganda at hindi ko pa siya nakikita ng nag-flower ulit. Nag-flower lang to nung naki Ma'am Jen Jens. Ito din, ROS setup. Ganda ng alo. Ayan. So, yun lang. Kapag nag-ROS kayo, may ano yan, patapangan lang din. At i-expect nyo na mamamatay yung succulent nyo. Kasi hindi nyo alam kung kailan mamamatay yan kapag nag-ROS kayo. At saka yun nga, pag ROS, tendency, iniwanan yung may tubig sa rosette nila, nasusunog sila. So, kailangan yung i-remove. So, ganern. Ganern ang sister. Ayan. Pero yung iba naman dito, hindi naman nasusunog kahit na may water sa kanilang rosette. Kagaya nila, ano, Pidilite. Ayun. Ganda niya, oh. Ngayon ko lang siya na-appreciate. Ayun. So, afterglow. Sana makabuhay na kayo ng afterglow. Charot. Ayan. So, eto. Naka-rain or shine na siya. Naanggihan na siya, oh. Basa nga yung soil niya, eh. So, okay naman siya. Baka maganda talaga. Bilhin niyo yung afterglow ng potted. I-request niyo kayo seller. Potted i-ship. Kung LBC, pwede naman yun isang potted. Minsan nga, lima, pwede. Kaya lang may mga seller na parang ayaw. Choco Soldier, nagkakakulay na siya. Maputla siya dati, anemic siya ngayon. Meron na siyang kulay. Ito kasi makahoy to. Makahoy na siya, matanda na to. Nabili ko na siya ng ganito na. So, ayun. Isa din maganda talaga sa succulent is yung sinasabi ko nga din dati, makahoy, para mas mabuhay sila dito sa lowland. Mas strong kasi sila eh. Pagka yung mga mother plant. Yun. Eh pag kasi maliit pa lang, immature, di ba? Hindi pa nila kaya. Minsan bigla na lang nasisigpay, wala ka namang ginagawa. Ayun. Ganda nito. Si Madamisel? Basta ganun yung name niya. Si Autumn Play na namutla. Tapos nilagay ko sa ano? Nilagay ko sa silong. Tapos nilagay ko dito. Ayan. Nasunod siya.
Pero dati, dito lang to sa baba na arawan. So, kapag po yung succulent nyo, nilagay nyo sa, ano, sa shaded, tapos nilagay nyo sa araw. Nilagay nyo sa shaded, nilagay nyo sa araw. Magiging weak sila. Mas nagiging weak sila. Dapat stay put lang sila kung saan sila naroon. Kagaya nyo, naglagas na siya. Propa natin. Hopefully, mapropa ko to. Ayan, this is Hanakaida. Isa din siya na mukbang ng snail. So, nag-try akong mag-propa. Look. Ayan. Wala na din yung stress color niya. Ganda pa naman maroon. Super bomb. Ayan. Ito, pre lang sa akin ni Jusel Sol. Ayan. Tapos, ito yung iba. Ito. Si, ano, Pebbles. Para siyang nahihinog, pero nawala na naman yung pagka-pinkish niya. Para na naman siya naninilaw. Tapos, ito, pisak yung leaves niya, hindi ko tinatanggal kasi kukuha na naman ng water dyan itong halaman na to. Tapos, may mga napansin akong problema. Sino to? Si Opalina. Ganda na mga Opalina. Looking on her, so pretty. Ganda, no? Na pumusyaw na siya, eh. Tapos, makita-kita ko yung stem niya ganito. Kaya lang. Ayun, ganun yung stem niya. Kaloka. Ayan, no? Kala mo okay, pero hindi. O, diba? Si Laurensis din. Na rain or shine. Ito din, si Moon River na papi sa akin. Kulubot yung ano niya. Oh. Tingnan niyo. O, oh, diba? Akala mo okay, oh. Mukhang okay, eh. Ganito na ito binigay sa akin ni Blake, yung papri. Ayan. Akala mo okay, pero hindi pala okay. Ganyan yung mga succulent na yan. Mga tridors. Ayan, si Lola. Na nag-itulate, pinaarawan ko, naulanan, nasunog na siya. Sayang. Ito din. Nalusak. Pinaulanan ko to, nalusak siya. Ayan. So, yung mga natitira ay isa-save natin. Nawala ni stress color niya, no? Ni pangalan nito, marble gold. Tapos lumiit siya. Pati yung sa akin lang pag nasa sa lola lumiliit. Tapos sa ito, sinook ko to. Matagal na to sa akin, eh. Para siyang Solomon. Ayan. Ayun, naging ganyan siya. Una, parang lumambot, tapos nag-dry. Ganyan. Tapos to si Amazones. Ayan, ganda niya. Kapal ng barina, pero naglalagas siya. And then, ito. Ito pa, sapato. Si Beyonce, kala mo okay. Pero, ganun siya. Hindi mo alam kung ano ang problema. Ayan. So, vlog natin sa susunod kung ano yung gagawin ko sa mga may problema na ito. Ayan. So, that's it, pansit. Ito naman, okay naman sila. Pretty, pretty. Ayan. O, nag-beaming ng tuloy-tuloy. So, ayun, that's it, pansit. Hala bes, mapagpanggap ang mga succulent, parang ikaw yan, charot. So, ayan, ang mga succulent ay very tricky, mapagpanggap sila kasi they always look beautiful but deep inside ay hindi pala talaga sila okay. So, you have to know and kabisado nyo dapat yung inyong succulent. Kapag nakita nyo na may something sa kanya, definitely may problema yan sa roots or sa stem. You have to check on it. So, ayan ang ating vlog today. Sinabi ko na po sa una pa lang yung kung bakit nyo i-ROS yung succulent nyo. Kapag kapit na yung ugat nila sa kanilang pot at mahaba na yung kanilang roots. Kapag ganun na po yung succulent nyo, nag-establish na siya ng roots sa kanyang pot, sa kanyang soil,
pwede nyo na po silang isabak sa rain or shine. Kasi yung roots nila, yung pinaka main nakukuha ng substance doon sa soil. So kapag mahaba na yung roots nila at kapit na, eh okay na, pwede natin isabak. At kailangan i-grow nyo muna bago nyo isabak sa rain. Kasi papalakasin nyo muna. Ayun. So kapag po maikli yung roots ng succulent, sinabak nyo sa rain or shine, eh magrarat po sila. O diba? May mga succulent na nagrarat yung stem, tapos yung iba naman nagrarat yung roots. Kakabulorat roots. O diba? So ayun, that's the key. You have to make your succulent strong talaga at saka pahabain nyo yung roots sa inyong soil paano. Siyempre, patagalin nyo siya doon sa soil niya. At alagaan nyo muna. Mahalin nyo kasi iwan kayo niyan. Charis! Ayan! So, thank you for watching and see you on my next video at Everything Nice at Mitch Succulent Love. God bless! Keep in touch mga supporters. Konting kembot na lang sa mga hindi pa nagsasubmit ng requirements. Kung gusto nyo sumali, pwedeng-pwede naman. Kung ayaw nyo naman, okay lang naman din. Thank you so much! Your nurse Plantito saying God bless! Moss!